Magandang araw po sa inyo. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Krishna. Ibabahagi ko lang po sa inyo itong naging karanasan namin ng aking kaibigan na tawagin po nating Jonah. Nangyari po ito nung minsan kaming nagpasyang mag-boarding house dito sa amin sa Cebu. Dahil kasagsagan ng aming pagre-review para sa exam ng mga guro. Kaya kailangan po talaga naming mag-board noon. Matagal na rin po nang mangyari ito at sana'y magsilbing aral po ito at babala sa mga naghahanap ng mauupahang bahay, lalo pa kapag puro kayo babae. Hindi ko po alam kung magugustuhan ninyo ito, pero siguro ay pasok na rin ito sa usapin tungkol sa aswang at panigurado pong naranasan talaga namin ito. Dahil malayo yung baryo namin ni Jonah sa aming mga review center, naisip naming dalawa na mag-board na lamang ng sa gayon, ay hindi na kami mahirapan pa. Apat na araw po kasi noon yung review sa isang linggo. Naganap nga kami noon ng mas malapit na boarding house sa aming review center. Hindi naman nagtagal ay nakakita naman kami. Mas mura rin po yung bayad, kaya hindi na kami nagdalawang isip pa ni Jonah na doon nga mangupahan. Isa pa, sakto rin po yon dahil kaunti lang yung mga nangungupahan doon. Kaya mas makakapokus kami sa pag-aaral dahil hindi masyadong maingay. Nagbayad na lang din kami ng hinihingi ng may-ari at kaagad ding lumipat doon. Yun nga lang, mahigpit kaming pinagbawalan ng may-ari sa isang bagay. Yun ay wag raw po kaming lalapit sa nakakandadong kwarto. Ipinagdaka po namin yon, ngunit sumunod na lang din kami sa kanya. Ayaw rin kasi naming magkaroon ng kahit na anong problema sa may-ari, gayong kailangan talaga namin ng matutuluyan. Naging maayos naman yung mga unang dalawang linggo namin ni Jonah roon. Naging kaibigan naman naming dalawa yung tatlong babaeng nasa kabilang kwarto namin. Nasabi rin nila sa amin na mahigpit din silang pinagbabawalan ng may-ari na lumapit doon sa kwartong yon. Nang tanungin naman namin sila kung bakit, ay hindi rin daw nila alam ang dahilan. Isa pa ay hindi rin daw nila nakitang binuksan o pinasok yon ng may-ari ng bahay. Nagtaka naman din ako dahil doon, wala naman kasi kaming napapansing kakaiba sa kwarto. Kaya napaisip kami kung ano nga ba yung dahilan ng may-ari para ipagbawal lang ganoon. Lumipas pa yung ilang araw. Nagising kami isang umaga at naabutan yung ibang kasamahan namin na bitbit ang kanilang kagamitan. Nagtanong agad kami ni Jonah kung bakit dala nga nila ang kanilang mga gamit. At ayon pa sa kanila, aalis na raw kasi sila roon dahil uuwi na nga ang mga ito sa kanilang baryo. Tanging pagtango na lang din yung aming naitugon ni Jonah sa kanila. Siyempre, nakaramdam kami ng lungkot noon dahil wala na kaming ibang kasama sa boarding house na yon. Bago umalis yung mga kasama namin, pinaalalahanan pa nila kaming mag-ingat, lalo at kami na lamang daw yung natitira doon. Hindi na rin nga nila nalihim noon sa amin ang mga bagay na kanilang napapansin, lalo na tuwing madaling araw. At sinabi nga nila sa amin yung tungkol doon. Sinabihan nila kaming huwag nang pansinin ang mga naririnig namin doon at maging yung pag-iba raw ng samyo ng hangin kung minsan. Lalo pa kaming nagtaka noon nang sabihin nga nila sa amin na huwag daw naming pagkakatiwalaan ng lubos yung may-ari. Hindi namin lubos maisip kung bakit sinasabi nila iyon. Gayong nung una ay sabi naman nila ay wala namang kakaiba sa bahay na iyon. Magtatanong pa sana kami, ngunit nagpaalam na nga ang mga ito. Mabilis silang naglakad palabas ng bahay, lalo na nga nang makita nila yung may-ari na papalapit sa amin. Hindi na nga sila nakapagpaalam pa rito at tila nagmamadali ng umalis. Nang mawala na sila ay bumalik na lamang kami ni Jonah sa aming kwarto. Napatingin pa kami sa may-ari na noon ay matalim yung tingin sa amin. Dahilan para kami ay kabahan. Simula nga nang umalis yung mga dati naming kasama, tila may mga bagay na kaming unti-unting napapansin ni Jonah sa boarding house na ito. Minsan kasi, nagigising kami ng mga madaling araw para magbasa. Sabi kasi ng iba,
mas maganda raw mag-aral ng ganong oras. Noong una, hindi na lamang namin yun pinagtuunan pa ng pansin. Dahil naalala rin namin yung mga sinabi sa amin ng mga dati naming kasamahan. Ngunit habang tumatagal, may namumuong curiosidad sa sistema namin ni Jonah. Hindi na rin namin maintindihan noon pero may mga gusto kaming alamin at malaman tungkol doon sa kwarto na ipinagbabawal nga sa amin at pati na rin sa may-ari ng aming inuupahan. Dahil doon, nagkasundo kami ni Jonah na kung muli naming maririnig ang mahinang kaluskos at mga ungol sa madaling araw, ay hindi na kami magdadalawang isip. Naalamin kung ano kung sino ang may kagagawan. Isa pa kasi sa dumadagdag sa aming pagtatakang dalawa ay ang masangsang na samyo ng hangin na naaamoy rin namin ng mga ganoong oras. Sa tuwing nagigising nga kami ng madaling araw, madalas na nagmamatsyag muna kami bago mag-aral. Ilang ulit din namang wala kaming narinig o naamoy, kaya inakala naming nagkakataon lamang yung lahat ng iyon. Pero isang pagkakataon, nauna akong magising kaysa kay Jonah. Bumangon ako ng mga oras na iyon at hindi na muna siya ginising. Dahil kaagad rin akong nagtungo sa banyo na naroroon lang din sa aming kwarto. Bigla kasing sumakit yung tiyan ko noon dulot ng malansang samyo ng hangin na aking naaamoy ng mga oras na iyon. Habang naglalakad patungo sa banyo, may naulinigan akong mahinang pagyabag mula sa labas ng kwarto. Nangunot yung noo ko noon sa isipin kung sino nga ba yung maglalakad ng ganong oras gayong wala rin kaming ibang kasama. Sa kadahilan ng yon, bigla akong nakaramdam ng kaba. Subalit kahit na ganon, nilabanan ko yung aking takot at dahan-dahang naglakad patungo doon sa may tapat ng pintuan. Noong nasa pintuan ako, bahagya ko yung binuksan. Sumilip din ako sa may labas upang alamin kung meron nga bang tao o wala. Inilibot ko pa yung aking mga mata sa paligid hanggang sa meron akong mapansin. Natuon ko yung aking paningin sa kwarto na bawal raw puntahan at silipin ayon nga sa may-ari. Nakabukas po yun. Kaya naisip ko na baka yung may-ari yung narinig kong naglalakad at binuksan niya yung kwarto dahil may kukunin lamang. Nanatili ako sa aking kinapopwestuhan at minasdan yung mga susunod na mangyayari. Agad nga akong napaigtad nang lumabas yung may-ari ng aming inuupahang bahay. Merong bahid ng dugo yung kanyang mukha at yung kanyang damit. At dali-dali niyang isinerado ang kwartong yon at pagkatapos ay nagpalingalinga pa sa paligid na animo'y inaalam nito kung meron nga bang nakatingin sa kanya. Walang ano-ano, biglang napatingin sa kinaroroonan ko yung may-ari. Kaya mabilis akong napatago sa likod ng pintuan para hindi niya ako makita. Noon ko lang din napansin na tila mulagat yung mga mata nito at nakabuhagag pa yung kanyang buhok. Nakiramdam na lamang ako noon, lalo na at naririnig ko yung mga pagyabag nito na patungo sa aming kwarto. Humahangos pa ito ng mga sandaling yon, kaya dumagdag pa yon sa kabatakot na aking nararamdaman. Hindi ko alam kung ano nga bang nangyayari sa taong yon. At wala rin akong maisip na dahilan noon kung bakit nga siya nagkakaganon. Nagpatuloy yung mga pagyabag na aking naririnig ng mga oras na yon, hanggang sa biglaan itong huminto. Naging mabilis yung tibok ng puso ko, ngunit pinipigilan ko yung makagawa ng kahit na ano pang ingay. Ayaw kong malaman ito na nagtatago lamang ako sa likod ng pintuan at baka kung ano pa yung gawin nito sa akin kung sakali mang mahuli niya ako at mapag-alamang nakita ko siya sa ganong sitwasyon. Naisip ko na bubuksan ito yung pinto upang silipin kami. Subalit lumipas nga yung halos mga 3 minuto ay wala namang bumukas at kumatok sa aming pintuan. Akmang gagalaw na sana ako noon sa aking kinapopwestuhan nang muli kong narinig ang mga pagyabag papalayo sa aming kwarto.
Dahil doon ay napabuntong hininga na lamang ako. Nang nawala na nga yung mga pagyabag, dahan-dahan akong napasilip sa may labas ng aming kwarto. Wala na nga noon yung may-ari ng aming boarding house. Hindi pa rin ako makapaniwala noon sa aking nakita. Hindi ko alam kung bakit duguan ito at kung anong ginagawa niya sa kwarto na iyon. Subalit ng mga oras na iyon, isang bagay lang yung natitiyak ko at yun ay alam ko na may tinatago sa kwarto ngayon yung may-ari ng aming inuupahan. Bigla na lamang akong napalingon noon dahil sa gulat nang marinig ko yung boses ni Jonah. Tinanong nga nito ako kung ano nga bang ginagawa ko roon. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na sabihin dito kung ano nga bang nangyari sa akin. Ikuwinento ko sa kanya yung mga nakita ko ng gabing yon at maging siya ay natakot din. Naisip tuloy namin noon ang mga sinabi sa amin ng dati naming mga kasamahan. Pareho kaming nagkaroon ng kotob na may kung anong malagim na lihim nga ang may-ari ng boarding house namin. Dulot ng aming pagtataka at pagnanais na malaman kung ano nga ba yung lihim ng may-ari, nagsuwesto na ako ay sinabi ko kay Jonah na alamin namin yon at gawa namin ang paraan. Nakita ko agad yung pag-aalinlangan sa mukha ni Jonah. Ngunit kalaunan ay tumango na lang din po ito sa akin at sumang-ayon sa kung anumang binabala ko. Dahil sa pangyayaring yon, naisipan naming magbantay sa mga susunod na madaling araw. Hindi naman kami nabigong malaman noon kung ano nga ba yung tinatago ng may-ari sa kwartong yon at kung ano nga ba yung lihim nito. Mga alas dos po ng madaling araw noon, gising pa kami ni Jonah ng mga oras na yon dahil sa pagre-review. Nang makarinig kami ng kalabog sa may labas ng kwarto, nagkatinginan nga kaming dalawa at napagpasyahan na alamin kung ano nga bang pinagmumula ng ingay na iyon. Naglakad kami patungo sa pintuan at noong nasa tapat na kami nito, bahagya namin itinulak yung pinto ng aming kwarto. Diretso ang tingin namin noon sa nakabukas na kwarto. Hinintay namin kung lalabas doon yung may-ari. Gayong may naririnig kaming pag-angil at animoy may kung anong kumakain doon. Makalipas pa yung ilang sandali, natigil nga yung ingay na yon at may lumabas rin po doon. At hindi na kami nagulat ni Jonah nang makitang yung may-ari po yon ng aming boarding house. Tulad ng nakaraang madaling araw, duguan po ulit yung mukha nito at maging yung kanyang damit tsaka pati na rin yung kamay. Pareho kaming napaisip kung ano nga bang kinain ito ng mga sandaling yon at bakit hindi man lang niya ito niluto. Siyempre naisip po namin na hilaw na karne yung kanyang nilantakan dahil sa dugong nasa kanyang mukha, kamay at pati na rin sa kanyang damit. Sa totoo lang, nanginginig na rin po ako noon sa kaba. Hindi na nga nagpalingalinga ang may-ari at nagmamadali siyang umalis sa boarding house. Nakalimutan pa nga nitong isara yung kwarto kung saan siya nanggaling, na parang wala po ito sa kanyang sarili. Kaya nanatiling nakatiwangwang yung pinto noon. Nang masiguro naming wala na nga ito, ay nag-decide na po kami noon na lumabas sa aming kwarto upang tignan yung kwartong ipinagbabawal nitong pagbuksan sa amin. Noong nasa tapat na nga kami ng kwartong yon, amoy na amoy namin yung malansang samyo ng dugo. Dahan-dahan kaming pumasok at halos nanigas po kami noon sa aming kinatatayuan nang may nakita po kaming patay na hayop doon. Lasog-lasog na po yung katawan nun at parang hinabab ng kung anumang mabangis na hayop. Napatingin din po kami sa isang sulok ng kwarto at hindi namin mapigilan yung mapaduwal. Nang may nakita kaming parang mga lamang loob doon na hindi na po namin sigurado kung sa hayop ba o ano. Hindi namin alam kung anong gagawin ng mga sandaling yon dahil sa matinding takot na lumukob sa aming buong katauhan. Hindi namin inaasahan na ganon kasidi ang aming makikita sa kwarto.
Kaya't mabilis nga po kaming umalis doon ni Jonah at bumalik na sa aming kwarto. Sinarado po namin yun ng maigi at nilagyan pa ng harang nang hindi kami mapasok ng may-ari. Doon ay suka na po kami ng suka habang nanginginig yung aming mga katawan sa kaba. Napagkasundoan na lang namin na umalis na sa boarding house na yon. Dahil baka mapahamak lang kami doon. At yun nga po yung ginawa namin kinabukasan. Naisip naming baka kung ano pa yung gawin sa amin ng may-ari kapag nalaman niyang pumasok kami sa kwarto. Nang mga sandali ring yon, iniligpit na po namin ang mabilisan yung aming mga gamit at naghintay na lang po kami hanggang mag-umaga. Hindi na po kami natulog. Narinig pa naming bumalik yung may-ari at isinara nga nito yung kwarto ngayon. Laking pasalamat na lang po namin dahil hindi na kami nito pinuntahan. Pero nung kinaumagahan pong ginawa na nga po namin yung aming planong pag-alis ay naabutan pa nga po kami nito. Nakita nitong dala namin yung aming mga kagamitan. Pero nakapagtatakang hindi na po nito kami pinigilan pang umalis. Bago pa nga kami umalis noon, pinagsabihan niya kami na kung ano man daw yung aming nalaman ay manatili na lamang na lihim. Yun po yung pinakiusap nito. Hindi na po kami tumugon noon at agara na pong umalis. Sumagi pa sa isip namin noon ni Jonah na baka sinadya lang din po ng may-ari na ipaalam sa amin yung kanyang lihim. Kaya iniwan niyang nakabukas yung pintuan ng kwartong yon para makita namin kung ano nga ba yung naroroon. Nagtaka yung aming mga pamilya dahil sa aming biglaang pag-uwi sa aming kanya-kanyang bahay. At hindi po namin inilihim sa aming mga magulang yung mga nangyari. Laking pasalamat na lang po ng mga magulang namin ni Jonah dahil hindi na nga kami napahamak, lalo na sa may-ari. Na baka isa daw palang aswang, sabi nga ng aking amati na. Napamura na lang kaming dalawa ni Jonah dahil hindi namin lubos akalain na mangungupahan kami sa isang boarding house na aswang pala yung may-ari. Wala na kaming balita pa sa may-ari, pero sa ngayon, ang dating boarding house po na yon ay sinira na at pinatayuan ng panaderya. Mukhang benenta na rin po ng may-ari. Maswerte naman po kaming nakapasa pareho sa aming mga exam. At dito ko na rin po ito tatapusin. At maraming salamat po.